by your recollection, what was the most difficult choice that he had to make, political choice that he had to make as president? Yung talagang kailangan niyang mamili sa dalawa at, you know, whatever choice he makes, trouble yun. Yung usapin ng continuity, di ba? Parehas kasi niyang kaibigan si Mar at saka si Grace, no? Mm. Grace po would never have been a senator, no? Kung hindi dahil sa kanya, nung sinama niya sa slate. Pero nung alam niya na para maging successful yung kanyang vision, kinakailangan ng continuity through either Grace or Mar. Pero hindi niya nakumbinsi yung dalawa na magsama. I think that hurt him. Eh, no? That hurt him and it went beyond yung kanyang term. No? Dahil hindi nagsama yung dalawa, iba yung nanalo. No? Mm. I think it haunted him beyond his term. No? Na as a leader, gusto mo makatulong, gusto mo maging fulcrum para ma-unite yung like forces na tinulungan mo to evolve, to develop politically para maipagpatuloy yung reforms na sinimulan mo. Hmm. Dahil yung tuwid na daan ay kailangan mag-develop papunta sa maunlad na daan. Hmm. Yung anti-corruption ng tuwid na daan ay hindi sapat. Kailangan yung anti-corruption maging maunlad. Kaya yeah. nga ang term ko ron, from tuwid na daan papunta sa maunlad na daan. Oh. Pero yung maunlad na daan, sa susunod na term yon. Ang problema, yes. hindi nag-unite yung kanyang dalawang kaibigan at dalawang political allies. Yeah. Sir Baguilat was he quite active in the Liberal Party nung nag-retire na siya? No. Yun nga, kasi that was my job. I was given the role of being sort of a liaison of, with the current leadership of Pasi Pinoy. So, because the last time I really had a very long conversation with him was during the 2019 campaign, and pinuntahan ko siya mismo sa Tarlac. He wasn't really involved with the national campaign at all. He was there campaigning for friends and relatives in Tarlac, no? So from that time, I would always give him updates. Mag-feel mo na ano eh, ayaw na niyang ma-involve sa party, but I would always constantly remind him na yung nangyayari ngayon sa party, yung reform process, transformation into the genuine party, people's party, was his legacy. So nung, well, I was telling Ed yesterday, nung Tuesday, finally, nag-respond siya in a positive way. Sabi niya, if you need assistance, just advise me. That was last Tuesday. Because before that, every time I talk about the party, and then sinasabi ko, baka pwedeng bisitahin ko kayo. He always finds an excuse not to because of his health. No? But finally nga, nung Tuesday, sabi niya, sige, no? If you need assistance, just advise me. So I was hoping after that, no, especially now with another campaign coming, na mas maging proactive siya dun sa campaign ng LP, no, for 2022. But yeah, this happened.